Pwede ho tayong kumita kahit ho wala tayong malaking lupa, kahit wala tayong malaking space, kikita at kikita po tayo. At ano pa po yung pwede natin pagkakitaan? Di ba? Ang gaganda po niyan. Ayan, puro lang sa bote ng cookie yan. Kaya ho ngayon, ang kaibigan ko ngayon, yung mga magbabakal bote, kasi bumibili ho ako ng bote ng coke. Kung kayo po, pwede nyo hingin na lang siguro yan sa mga kapitbahay nyo, no? Tapos ito pa po yung isa na pinagmamalaki ko, kasi ako ho ang nag-set ng pinakamahabang lettuce sa gilid ng pader. Ayan, nakikita nyo po ba yan? Yung aking farm sa gilid ng pader. Alam niyo po ba na iyan po ay 18 inches lang ang lapad? Kasi iyan po ay kalsada, daanan po iyan, parking ko po iyan, at parking ng mga may-ari ng bahay. Pero ngayon po, napagtaniman ko pa rin siya. Alam niyo po ba kung ilang heads ng lettuce yan? Iyan po ay 480 heads wow. ng lettuce. Diba? Wala hong, yung dati pong pader na very idle na walang pakinabang, ngayon po ay pwedeng pagkakitaan. So ano hong sinasabi ko? Sabi ko po sa inyo, pwede ho tayong kumita kahit ho wala tayong malaking lupa, kahit wala tayong malaking space, kikita at kikita po tayo. Basta ho magkaroon lang tayo ng commitment, ng passion para ho sa pagtatanim ng lettuce. Ayan. Diba? Ayan. Ang dami nating pwedeng gawin sa pagtatanim ng lettuce. At ano pa po? Ito po. Ayan. Diba kanina ho pinakita ko sa inyo, meron akong lettuce sa harapan ng bahay, meron ako sa gilid ng bahay, pero pwede pa rin ako magtanim sa isang pet bottle, pwede kong pakinabangan. Balulungi lang po kayo kung ang gagawin niyo, lagi kayong iinom ng coke. Mahal din yan, 70 pesos para lang magkaroon ng taniman. Pero sabi ko po, kaibiganin nyo yung magbabakal bote, kaibiganin nyo yung mga kapitbahay nyo na pwede magbigay sa inyo ng bote at magtaniman. So maging creative lang po tayo. Ngayon po, ano pa po ang pwede natin gawin? Ito naman po, mga pangmayaman na. Ba't ko po sinabing pangmayaman? Kasi ito pong setup po na to ay medyo may kamahalan. Medyo may kamahalan siya. Ito po ay sa hydroponics, ay using grow lights. Paano po tumatakbo yung ganyan? Ayan po. Meron po siyang ilaw. Pinapalaki po siya ng ilaw. Ayan. Kasi kung wala ho kayong lupa, wala kayong pader, pero gusto nyo kumain ng lettuce, ano po ang gagawin nyo? Pwede po tayong magtanim ng gulay sa loob ng bahay. Iyan po huh? ay lettuce sa ilalim ng hagdan. Iyan po ay nasa loob po ng bahay namin. Kaya sabi ko, pwede ho tayong kumita, pwede tayong kumain ng masarap na lettuce kahit po sa loob ng bahay, pwede mo magtanim. Yan po ay nasa... Sir Nurse, excuse me. Sir Nurse, nag-comment lang yung ano. Ano pong tawag dyan? Grow lights? Grow lights po. Grow lights. Para ho lumaki yung lettuce natin sa loob ng bahay, grow lights po ang ginagamit para palakihin sila dahil walang araw sa loob ng bahay. Kasi... Ano pong spelling? G-O o G-R-O-W? G-R-O. G-R-O-W. G-R-O-W. Grow lights. Grow lights. Okay. Alright. Yan yung nasa ano ko. Ayan. Sadali ha. Yan yung grow lights ko. Yan yung mga tanim ko. Grow lights. Ayan. Grow lights siya. Yan yung setup ko. Kung makikita nyo, ginamitan ko siya ng slotted angle bar. Meron din yung mga PVC pipe na pagtataniman mo ng lettuce, tubig lang din ang umiikot dyan. Tapos, recirculating ng water. Nakabukas lang yung ilaw, andyan lang. Mas low ang maintenance yan, medyo mahal lang sa kuryente. Kaya kung medyo may yaman naman kayo, may pambahitin ng kuryente, or may solar kayo,
kung may solar kayo sa bahay, ito ang pinakamagandang setup sa inyo. Although, medyo mahal siya, pero mas ano eh, kahit benta mo, kikita ka pa rin. Kikita ka pa rin siguro ng mga 30 to 40% ng puhunan mo. So, ganun pa rin. So, okay pa rin ang pagtatanim ng lettuce sa harap, sa loob ng bahay. Yan po yung susunod ko rin na ibang vlog. Lettuce po sa ilalim ng hagdan. Dahil yan po ay, di ba, papaakyat sa loob ng bahay namin at nasa ilalim po siya. Di ba, yung isa loob po ng bahay, kapag may hagdan kayo, halos wala nang nailalagay sa ilalim. So, yun po yung ginawa ko. Na gusto kong ituro sa tao na pwede pa rin kong pakinabangan kahit po sa loob ng bahay natin. Pwede po tayong magtanim kahit saan. Anywhere po, pwede po natin pagdan, pwede po natin gawa ng paraan. Ayan. So, balik po tayo doon sa... O, tatapos naman na po yung okay. Aking presentation. Yes, tatapos okay, na po. Ayan. Ayan po. Ayan. Wait, ayan. Tapos naman po yan. Iyan na yung sa... Ayan. So, napa-ano ko siya. Napalaki ko yan. Yung, actually, ilang... Mas mabilis niya akong lumaki pagdating po sa loob. Tingnan niyo ulit. Tapos mabilis yung lumaki pagdating sa loob ng bahay kasi control mo yung environment. Ikaw ang magdidikta ng init. Ikaw ang magdidikta ng liwanag. So, mas kontrolado mo siya. Mas mabilis siyang lumaki. Depende sa iyo kung gaano mo siya kabilis palakihin eh. Kung gusto mo nang mabilis siyang lumaki, buksan mo siya ng mga 16 hours a day ang ilaw. Pero kung gusto mo hindi man ganun kabilis, pwede namang 12 hours, pwede 14 hours. Pero kung mas matagal niya na bubuksan yung ilaw, mas mabilis po ang kanyang palakihin. Wonderful, so, wonderful. Yeah. Kaya sir, meron tayo sa harapan ng bahay, meron tayo sa gilid ng bahay, meron tayo sa loob ng bahay. Pwede natin gawin, pwede nang maging productive ang oras natin, pwede tayong kumita. Yan. Siya, sir, sir, hindi lang yung ang pwede natin itanim, hindi lang, meron pa, 4 minutes, sir. Hindi lang yun. Okay lang, huwag mo madaliin. Meron tayong, pwede tayong magtanim ng spinach. Napakasimple po magtanim ng spinach sa ating, sa hydroponics. Yung mga mahihinig po sa bok choy, nilalagyan lang na ano nga yung sauce na yun, oyster sauce, yung mga ganun lang. Wow. Yung tomato, cherry tomato. Ang dami po ngayon nagtatanim ng mga cherry tomato. Tinatambal po nila yan sa salad. Ang ganda hong tingnan. Ang ganda tingnan. Ngayon ho, ang tanim ko ay melon. Meron ho akong melon ngayon sa loob, sa harapan ng bahay. At meron din po akong strawberry grown hydroponically. Meron po ako strawberry. Wala ko kailan ko papakita. Meron na po ako mga 100 plus heads ng strawberry at napalaki ko ho siya. Kahit painit ang lugar sa Bulacan, basta ho na-acclimatize na siya doon at meron ho at napalakin niyo siya sa tubig. Nasanay niyo siya palakihin sa tubig. Gaganda po yung ating tanim. Yung lasa, okay pa rin? Miso na hindi ano malamig? Ano siya eh, 100 plus pa lang ako, puno pa lang, hindi po nakakapagpupunga. Siguro this November. Pero sir, ang lasa kasi, ang tangmis, pwede siyang digtahan din eh. Meron tayong hinahalo nutrient para pala. Oh, yung alibawa yung mga nasa Baguio, yung mga nagtatanim ng mangga, nagtatanim ng mga melon, nagtatanim ng pakwan, nagdadagdag lang yan ng additional na potassium sa kanilang lupa, tumatamis na yung tanim nila. Eh sa tubig, mas simpleng magtagay. Sa tubig, mas simpleng magtagdag. Yan. Sabi ko, meron akong melon, meron kale. Yung pechay po, napakasimpleng patalim yan, palakihin sa hydroponics. Lalo naman po yung basil. Alam niyo ba yung basil? Basil, oo. Pumutol lang kayo na sanga, itusok nyo lang doon sa kokopit lang ha. Yung kokopit po ang ginagamit natin, yung husk ng niyog. Kasi wala pong kahit ng ano yan, walang sustansya, wala pong kahit na anong mineral, pwede hong natin gamitin yan. Itusok nyo lang, after ng araw, tutubo na siya. Ang celery, pwede rin po. So, marami po pwede itanim using hydroponics. Ayan po yun. Ang gaganda po nito. Simpleng-simple lang po na magtanim using hydroponics. Ayan.
At sabi po natin kanina, pinag-usapan natin kung paano pa tayo kikita, paano ba binibenta. Oo. Hindi po magbenta. Nagbibenta po ako ng per cup, nagbibenta po ako per box. Kasi sa box, meron akong box of 10, meron akong box of 12, meron akong box of 9. So, pag bumibili sila, meron pong box yun, andun po yung mga cup, ibinibenta ko po yun. Kaya gusto-gusto nila pag bumibili sila ng lettuce in a box. Lettuce in a box. Kaya maganda yung ganong konsepto. Yan po. Yan po yung nasa box, yan po yung nasa cup. At pwede nyo rin po nang pasukin ng pagsasalan or pagbibenta ng sanggiap. Ngayon po ay may kausap na ako na mapagkukunan ko yung mga Korean products, mga noodles, mga sidings, mga kung ano-ano ba po, mga kimchi na pwede nyo hong i-tie up dyan sa tali nyo ng letros at pwede nyo hong ibenta. Mas lalaki po yung market nyo, mas makikilala po kayo, no? Yan. Kumikita na kayo sa lettuce nyo, kumikita pa kayo sa additional na product na binibenta nyo, kumikita pa kayo sa salad na gagawin nyo, vegetable salad na gagawin nyo. So marami po tayong pwedeng gawin. Yan po, ang sarap ng salad. Yan. Ito po, dinagdag ko na rin yung cost, sir. No? Oh, yan. Yung pinagpatayo ko doon sa harapan ng bahay namin. Yumamit lang po ako ng mga angle bar. Ngayon po, dati po kasi sabi ko, ang cost lang ng setup ko sa harapan ng bahay, less than 30,000. Eh dati po, 360 lang ang bakal noon. Ngayon, 460 na. So, yan po yung mga ginamit ko. Yung nakalagay po na part dyan, yun po ay PVC downspout. Mm-hmm. 350 po yan, may butas na, kompleto na. Yung plastic po, obligado po na meron tayong plastic, no? Hindi po lalaki, hindi po pwede na yung lettuce ay nasa direct na araw, kailangan po siyang may bubong. At hindi po pwede na ang bubong ay yero. Ang bubong po na ginagamit natin ay UV plastic, ultraviolet. Pang kontra sa ultraviolet, hindi po pwede yung regular na bubong. Pero magkano lang naman po yan, 130 pesos lang per meter. Bumili ako ng 25 meters, naka 3,250 ako. Meron na po akong water pump. Ano po yung water pump na yan? Yung water pump, hinagdadala ng tubig papataas, pupunta po yan sa pipe, tapos babalik po ulit sa reservoir. Kaya po recirculating yung water. Yung mga Moldex na PVC, yan po yung mga ginamit ko para sa mga fittings. Yung reservoir ko po, ayan. Yun yung pinakalalagay na tubig. Mura lang, 350. Meron green net. Ayan. Tapos meron ka na rin fittings, yung styro box, yung nakita nyo yung styro box na nasa gitna ako dun sa setup, at yung labor na 2,800. So, sa halagang 30,570, meron na kayong setup. Pero, yan po ay medyo malaking-laking setup na rin dahil nakita nyo naman po yung setup ko marami. Pero pwede po kayong magsimula sa maliit na setup lang. Lagi ko pong sinasabi, mag-start po tayo sa mga tuna box lang, styro box lang para ho tayo mas makamura. Ayan. Ayan. Ngayon po, ano po ba yung kita natin per month? Halimbawa po, sa ganung setup ay meron tayong 300 heads ng lettuce, no? Ibebenta niyo po yan sa 25 pesos per head. Pero ngayon, alam niyo po ba kung magkano na ang presyo ng lettuce? Dati po, mabibili niyo lang 150 sa palengke, ngayon 400 na. Sa mall po, 600 po ngayon ang presyo ng lettuce sa mall. Bakit? Kasi nagkukulang na po tayo ngayon sa lettuce. Kaya po yung 25 pesos po na yan, hindi na po 25 pesos ngayon yan. Ang bentahan na po ngayon ay 40 pesos per cup. Ako po kasi per cup magbente. So yung 25 pesos po na yan, madadagdagan pa po ng 30% yan. Or hindi pala, yung 25 na yan, madadagdagan ng 60% pa kasi 25. Yeah. So yan po yung mga gastos. Nilagay ko na po yung seeds, 350. Kahit 300 lang yung bebenta natin, nagbigay na po tayo ng allowance sa pwedeng masira at pwedeng tumubo. Yan po, kopit po, mura lang naman. Yung styro cup, piso lang naman ang isa. At yung styro cup po na yan, pwede natin i-recycle yan. Pwede natin po ulit-ulitin ang gamit kung hindi natin binibenta kasama yung styro cup. Yung electricity po per pump, 90 pesos lang naman yan. So dyan po sa maliit na area ko po sa harapan ng bahay, eh pwede po kumita ng 5,400 pesos per month. Sa 25 pesos per head ang cost.
ngayon po, sabi ko. Sabi ni Chris Ren eh, 60 pesos na raw eh. 60 pesos na raw yung 25 pesos sa kanila sa Cavite. Ah, ganun, ganun na nga po ngayon dahil nga po masyadong tumaas ang demand. Pumoble, no? Opo. Ganun. So, iyan po, tingnan nyo, kung meron kayong cost na 2 pesos per head sa seeds, meron kayong 50 centimos sa cockpit, the 250 na, styrocup piso, the 350 na, water nutrient, 2 piso, the 550 na, tapos may mga mamumuhunan po kayo ng 7 to 8 pesos per head ng lettuce, o gawin na natin 10 pesos kasama na yung labor nyo. Kung kumikita kayo ng, kung ang puhunan nyo ay 10 pesos per cup at kung ibibenta kayo ng 40 pesos, so panado, yung 10 na yung 40, na ba, 400 times po yun. di ba? So, ang laking pwedeng pagkakitaan. Ang laking pwedeng pagkakitaan. Kaya ho dito, nilagay ko ho, kanina, pinakita ko na 30,570 yung setup po natin. At kung kikita tayo ng 504,400, nasa 5.7 months, pwede ho natin mabawi yung puhunan natin. Pero naglagay ako dyan ng plus 2 months. Bakit? Kasi po baka sa unang 2 buwan, sumablay po kayo. Yeah, kaya ginawa ko na po na 8 months. Tama. Naglagay na po ako ng ganong allowance po. Tapos, sabi ko 300 lang pibenta mo pero 350 ang itinanim mo. So nagbigay na po ako ng mga allowance, naging conservative na po ako dyan. Pero dapat lang po, ito po pala, kung magtatanim po kayo ng lettuce, napaka-importante pong araw po sa labas. Kung wala pong araw, kung hindi po yan tinatamaan, hindi po pwede taniman ng lettuce. So, sir, yun lamang po. Sana may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo. Sa Very much. Alam mo, ang daming comments ha. Isa to sa marami talaga mga nagko-komento, hindi lang yung good evening, ang ganda ng program, ang gaganda ng mga comments nila. Bibigyan kita ng konting oras para makainom ng tubig. Wonderful presentation, Nars Adriano. Baka itong mga tagapanood natin, saan ba kayo nanonood? Nasaan kayo?